Magsitay na po ang lahat. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog po tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sindugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsasaloob ng pagtitiis ng aming Panginoong Hesukristo, si Santa Catalina ay pinag-alab mo sa iyong pag-ibig at sa masigasig na paglilingkod sa iyong simbahan. Bilang tugon sa kaniyang pagdalangin, ang iyong sambayanan naway laging magalak sa pakikiisa kay Kristo at sa pagpapahayag ng kaniyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nanararatay. Eneas, ani Pedro, pinagalaling ka na ni Hesukristo. Tumindig ka't ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Hope naman may isang alagad na babae, ang pangalay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihin, usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at ang pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon,
siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas, di kalayuan sa hope at lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang dalawang lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa hope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang babaeng balo na nanangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas nung ito'y nabubuhay pa. Pinalabas si Pedro ang lahat, siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos humarap siya sa tabi ng bangkay. Sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalitaan ito ng buong hope, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking handog? Sa tuwing magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking handog? Panginoon, narito akong iyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos, ako ngayon'y maghahandog ng haing pasasalamat, ang handog kong panalangi sa iyo ko ilalagak. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking handog? Magsitayo na po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil balito'y tatalikuran na ninyo ako, gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao
sa dati niyang kinaroroonan. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Sapagkat talastas ni Jesus, buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinasabi na walang makakalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal na Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, hindi po madali ang sumunod sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Dahil ang pagsunod sa Kanya ay nangangahulugan ng pagsasakripisyo at paglimot sa iyong sarili. Ang mga unang alagad ng ating Panginoon, sila ang mga unang nakarinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi lahat sa kanila nagtagal. Sa ating ebanghelyo, sinasabi dito na ang ilan sa kaniyang mga alagad ay tumalikod at hindi sumama sa Kanya. Ang ibig sabihin, may mga alagad ang ating Panginoon na hindi kayang tanggapin ang katotohanan ng Kanyang salita. May mga alagad na mas pinili ang kanilang sarili kaysa piliin ang salita ng Diyos. May mga alagad na kung saan hindi lubos at hindi buo ang kanilang pananampalataya at pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, tayo ay hinahamon na kung nais natin sundin ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno, nararapat marunong tayong makinig sa bawat salita at pangaral ng ating Panginoon. Nararapat din tayong magsakripisyo at mag-alay ng ating sarili alang-alang sa paglilingkod. Ang mga disipulo at mga alagad ni Kristo, sila ay nanatiling grupo. Dahil ang isang tinawag ni Kristo, hindi siya nagmimisyon ng mag-isa. Laging kasama o napapabilang sa isang tinatawag na komunyon ng mga tao or communion of people. Nararapat, hindi tayo nagsosolo. Nararapat, makibahagi tayo sa isa't isa
o sa isang kapatiran. At ito ang nais ng Panginoon, na hindi tayo maligaw, na hindi tayo malihis sa grupo na Kanyang itinatag at ating kinabibilangan. Kaya nga nung tinanong ng ating Panginoon ang 12 apostol, tinanong niya, kayo rin ba aalis? At ano ang tugon ni Simon Pedro? Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng ating matatag na pananampalataya, nakikita natin at nadarama natin na ang ating Panginoon ay ang siyang tunay na nagbibigay sa atin ng kahulugan ng buhay. Tanging ang Panginoon ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, hinahamon tayo na maging bahagi tayo ng simbahan. Hinahamon tayo na tayo ay magsakripisyo, magbuklod-buklod bilang isang pamilya ng Diyos. Sapagkat tayong lahat, tinawag ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang iisang angkan ng Panginoon. Hindi tayo dapat watak-watak, hindi tayo dapat hiwa-hiwalay. Tayong lahat sa harap ng dambana ng Panginoon ay magkakapatid sa ating pananampalataya. Kaya nga ang pagsunod kay Jesus hindi madali. Ang pagsunod sa Panginoon nangangailangan ng sakripisyo. Ang pagsunod sa Panginoon nangangailangan ng pag-aalay ng sarili. Dahil kung sarili mo lang ang iyong iniisip, tiyak yun, hindi ka makakatagal sa hamon ng Ebanghelyo. Kaya nga sa pagpapatuloy natin ng Banal na Eukaristiya, sa pagtanggap natin sa ating Panginoon bilang tunay na katawan at dugo ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, naway tumimo sa ating puso't kalooban ang pag-aalay ng sarili, ang pagsasakripisyo, at ang pakikinig sa salita ng Diyos. Kalakip ang matibay nating pananampalataya sa ating mahal na Poong, Jesus Nazareno. Amen. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihahatid sa atin ni Kristo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan at tayo ay sumasampalataya. Bunga ng pananampalatayang ito, may pagtitiwala tayong magsumamo sa ating Ama sa Langit na dinggin ang mga panalangin ng pamayanang ito. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan naway sumunod sa Panginoon ng buong puso, isip at lakas, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng mga bansang nagdaranas ng kaguluhan naway walang patid na magsikap na makapaghatid ng kapayapaan at katarungan sa kanilang mga bansa, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Atin nawang maunawaan na ibinibigay ng Diyos ang pinakadakilang katunayan ng kanyang pag-ibig sa nananatiling presensya ng banal na sakramento, manalangin tayo. Ama,
panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga may sakit at nagdurusa sa matagal ng karamdaman, naway magkaroon ng kapayapaan ng damdamin na dulot ng nagbibigay ginhawang mga salita ni Kristo, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga namayapa, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, nasa iyong anak ang mga salita ng buhay. Wala kaming patutunguhan kung hindi sa Kanya. Iniaalay namin ang aming mga panalangin sa ngalan Niya na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si Santa Catalina, tanggapin mo itong aming ginaganap ng paghahaing nagdudulot kaligtasan upang kaming nakabatid sa kaniyang natutuhan, maalab na pag-ibig ay makapagpasalamat sa iyo ng totohanan at masigasig sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na natalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo, upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami ay makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala at paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw
ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalooban mo sa amin ang kapayapaan. Magsilid po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarap pa ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ay inaanyayahan
lalo na mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birhen Maria ng Antipolo dito sa ating simbahan. Sa darating na April 29 ngayong araw na ito, ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na ikasampunang umaga na pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang Mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Linggo, April 30, 2023. At ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na ika-anim ng gabi na pangungunahan naman ni Reverend Father Reynante Tolentino, rektor ng Antipolo Cathedral, at susundan po ito ng alay-lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Pinapalalahan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway iyong pagbigyang dito ay makapakinabang ng pag-iral kailanpaman sa aming pinagsaluhang piging na pangkalangitan na tinanggap ni Santa Catalina para sa kanyang ikabubuhay kahit sa lupang ibabaw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, inipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Maestro Padre Jesus Nazareno. Nazareno.